Nay, nakita mo po yung cellphone ko? Nay, yung damit ko po, nilabhan mo ba? Nay, ano pong ulam? Nay, saan po nakalagay ang suklay? Nay, gagabihin po ako ng uwi. Huwag niyo na akong hintayin. Yan yung mga salitang sa ngayon ay baliwala lang sa'yo. Pero darating ang panahon, mamimiss mong sabihin. Mga salitang balang araw, hindi mo na masasabi. Ngayon kasi, nagigising ka sa ingay ng nanay mo. Maiinis ka paminsan kasi ang daming utos. Pag magpapaalam kang gagala, madalas hindi ka papayagan. Tapos, konting malate ka lang ng uwi, magagalit na agad. Nasubukan mo na bang intindihin ang nanay mo? Baka kasi pagdating ng panahon, manibago ka kapag wala nang magsabi sa'yo ng, "Nak, kumain ka na ba? Magligpit ka na ng plato! Bakit ngayon ka lang? San ka galing? Anong oras ang uwi mo?" Ngayon kasi, parang wala lang sa'yo yan. Minsan nga, ikaw pa ang naninigaw sa nanay mo. Abalang-abala ka sa pagsi-cellphone. Hindi mo na siya halos pansinin. Mas may oras at mas updated ka pa sa buhay ng mga kaibigan mo. Pero yung nanay mo na nagluwal, nagpalaki, nag-alaga at nagmahal sa'yo, ni hindi mo man lang magawang kumustahin. Minsan ang labo natin. Kung kailan wala na, saka lang natin nakikita ang halaga ng tao. Walang permanente sa mundo. Hindi mo hawak ang bukas. Pwedeng paggising mo isang umaga, wala ka ng nanay. Sana, bago pa mangyari yon, makita mo na ang halaga niya. Kasi alam mo, time will come, mamimiss mo ang lahat sa kanya. Mamimiss mo ang boses niya at ang pagiging maingay niya. Mamimiss mo ang pagluluto niya sa'yo ng paborito mong ulam. Mamimiss mo ang marami niyang tawag para lang itanong kung nasan ka na. Wala nang magagalit kapag ginabi ka ng uwi at marami pang iba. Kaya habang kasama mo pa ang nanay mo, pahalagahan mo siya. Huwag mo lang basta sabihin yung I love you. Iparamdam at ipakita mo talaga sa kanya ang kahulugan ng salitang yan. Kasi darating ang panahon, lahat ng ginagawa ng nanay mo sa'yo ngayon ay magiging mga alaala na lang na babaunin mo sa iyong pagtanda.